Maya Pahog 2, Maya Pahog 2 Live. Doctor nun po, alam po sa mga subscribers at sa viewers. No, Happy New Year, tapos celebration, no? So, ano, kumusta ang New Year? May tanong po ako sa inyo. Oh, yun ang tanong niya, New Year. Ano, New Year. Anong tanong mo? Meron po akong nakikita, parang may nilalagay po ang parang may sing-sing ba po ba yun? Yung dati sa vlog natin, meron tayong na-discuss na gano'n, yung mga molar bar, no? Yun ang tanong mo. Sabay, may isa pang ginagamit yung mga dentist sa braces, yung buccal tube. Parang iba tawag nila molar tube. Ano po ba yung pagkakaiba nila? O yun, may mga pagkakaiba yan sa paggamit parehas eh. Pero meron silang advantage sa disadvantage. O yun ang tatopic natin ngayon, no? Tanong po, ano po yung pagkakaiba ng molar bun at saka buccal tube? Oo, yan. May mga pagkakaiba sila. Yung una-una, yung itsura. Siyempre, iba yung itsura ng molar bun. Ganito yung itsura niya, no? Papakita natin. Tapos yung buccal tube, ganito naman. Yan, panoorin nyo. Yung molar bun, yun, nakita nyo, linalagay yun sa mga bagang, no? Sa mga molars, no? Para siyang ring. Kaso, bago mo siya mailagay, kung wala namang space, hindi mo naman siya basta-basta maisusuot. So, kailangan ngayon ng spacer, no? Kailangan maglagay ng spacer. Yun yung mga rubber na dinalagay sa in-between ng mga bagang. Para, after ilang days, iiwanan yun eh, magkakaroon siya ng space para mailagay mo ng gusto. No, yung molar bun. Yun ang isa pang ano. Sa pagitan yun ng dalawang ngipin para magka-space siya. No? Tapos, ang molar bun, meron din siyang tube. No? So, dun sinusuot yung main wire. Yung ibang molar bun, kung makikita nyo sa video, ano siya, may dalawang tube. So, yung isa, dinalagyan siya ng para sa head. Sa upper, merong dalawang tube yung molar bun. So, yung iba nilalagyan ng para sa head gear. Tapos, yung main wire. Tapos, yung isa namang tube sa lower, yung molar bun, nilalagyan naman yun yung main wire at saka yung lip bumper. Yun. So, dalawang minsan yung tube doon na nasa molar bun. Tapos meron ding hook kung saan sinasabit yung rubber elastic. Tapos, ang isang part pa ng molar bun, yung lingual clit. So, may linalagay doon, no? Para sa rubber din pag naka-twist yung mga molars. May ginagamit doon, no? Tapos, pagdating naman sa buccal tube, meron siyang, para siyang bracket din. Ah, okay. No? Kaso, hindi siya yung kumukha ng mga sa front na brackets. Kumukha lang siya, dinidikit lang sa isang side. No? Dinidikit lang siya sa isang side para maging anchor ng wire. No? So, meron din siyang tube, kaya tinawag siyang buccal tube. Yung pagkakaparehas ng molar bun. So, doon din sinusuot yung main wire. Kaso, usually yun, isang tube lang talaga. Hindi tulad sa molar bun, dalawang tube eh. No? Sa ibang designs. Pero yung buccal tube, isa lang talaga. Para lang sa main wire. No? So, kung magkailangan mag-headgear ng pasyente, papalitan yun ng molar bun. Hindi pwede yung buccal tube. Tapos, mas madali lang linisin, syempre, ang buccal tube. Yan. Kasi isang side lang ang nakatikit eh. No? Hindi tulad sa molar bun, yung nakaakap siya sa buong ngipin. So, mahirap yun na linisin. Tapos, pag naman durability ang kailangan mo, kasi panguya, mas matibay yung molar bun. Hindi madaling matanggal, di ba? Kung sa tibay lang. Tapos mas makapit pa. Kasi buong bagang niya eh, buong ngipin nakaakap eh. Hindi tulad sa buccal tube sa side lang. Di ba? Minsan kumain ng chicharon yung pasyente. Tanggal agad, di ba? Yun ang advantage ng molar bun. Ang disadvantage niya, kailangan pang gumamit ng spacer.
Diba? Para masakit, medyo masakit yun sa pasyente eh. Sinusuot yun sa in-between ng dalawang ngipin, no? O, ganito yun. Tingnan nyo sa video. Kasi wala pa siyang molar bond. So, walang space, walang pagitan. Mahirapan tayong maglagay. So, lalagyan natin siya ng rubber. So, stretch lang siya. Medyo masakit to sa pasyente. Ito siya pag nalagay. So, masakit siya eh. Parang may malaking tinga. So, lalagay din sa kabila. Magkabila na linalagay. Hanggang sa magkaroon siya ng space. After a few days, so 2-3 days, ilalagay na nun yung molar bond. Ngayon naman, Lois, sasagutin natin yung mga ilang tanong galing sa mga commenter. Yan. Tama-tama yung sa molar bond at saka buccal tube. Basahin mo yung tanong ito niya. Ito po kay, galing po kay Austria Procedure and Trinidad. Tanong po niya, 6 days pa lang daw po siyang nakabit yung brace niya. Tapos po pagising daw niya, natanggal daw yung sa dulo, sa baba. Ano daw yung posibleng mangyari kapag natanggal at ito? Oh, yun. Parang sinagot ko na yun sa comment eh, no? Sabi ko nga, baka nag-nag-nag. Kasi pagising daw niya, natanggal yung sa baba, yung mga dulo. So, posibleng nag-nag-nag siya. So, minsan pag gano'n ang nangyayari, laging natatanggal yung mga buccal tube. More or less, pinapalitan ng dentist. Yun nga, molar bond ang linalagay. Kasi sabi ko nga sa kanina, yung sa vlog, mas kung durability, syempre mas makapit yung molar bond dahil nakaakap siya sa buong ngipin, di ba? Tapos mayroon pa siya isang tinanong, sabi niya, hindi po buccal tube ang nilagay eh, parang normal na bracket, sabi niya. Pero sabi ko nga, itanong na lang niya sa dentist, di ba? Kasi yung buccal tube, para siyang bracket, nung di-describe natin sa vlog, kasi mayroon lang siyang tube pag nilalagay parang bracket. So, hindi naman kamukha, baka itanong na lang niya sa dentist. Pero dalawa lang ang nilalagay sa mga molars, yung buccal tube, saka yung molar bond. No? Tapos, i-shout out na rin natin yung ating mga ibang viewers. Ayesha Nicolas, thank you sa pag-subscribe mo. Ayesha? Ayun. Isaiah Nicolas. Isaiah, so. Nicolas 17. Yan. O, tapos si El Caraan. So, thank you sa pag-subscribe. Ito si Danny Herrera. Yan. Meron siyang FB page, yung It's Me Bella. Bella. Yan. Tapos yan. Yung kay Myla Adriano, hello sa'yo. Yan. Hello, Myla. Ito po, galing kay RJ Nico Galicia. Tanong po niya, Doc, sana mapansin niyo po, nakakasira po ba ang nangingin kapag matagal na po kayong nakabrace? Ah, oo, nakakasira ba daw ng ipin kung matagal na nakabrace? Oo, lalo na kung hindi nakakapag-adjust, hindi nakaka-visit sa dentist, hindi na mo-monitor yung babang ngipin. Usually, 2 to 3 years lang naman yung time na naka-braces. O kung naging busy ka, o syempre hindi ka masyado nakapunta, no? Baka isang taon bago ka naka-visit sa dentist. Marami nang nangyayari sa loob ng bibig pag hindi na-check. No? Lalo na pag naka-braces. Yung mga regular na pasyente mo walang braces, minsan, 1 year lang hindi nakabisit, marami ng plaque, no? May nasisira, lalo na pag nakabraces. So, kailangan laging mag-visit kung ano yung schedule nyo hanggat maaari, pumunta kayo sa tamang schedule. Napaka regular adjustment. Okay. Thank you, RJ. Tapos, i-greet din namin si Maki Domingo. Thank you, Maki. Si Christine May Gando. Amy Janelle Valdez. Janelle Valdez, hello. At si Israel David Patotos. Giancarl David. No, Giancarl David. Giancarl. Sabi niya, pwede ba daw magbuhat pag bagong bunot? Hanggat maaari, wala mo ng physical activities pagka nabunutan. No? Pahinga lang pag bagong bunot. Giancarl. Next,
I see. Kylie number 15. Oo, Kylie number 15. Next. Kay Regine Hernandez. Hello, Regine. Hello din po kay Chica Ruiz. Chica Ruiz. Hello. Next, okay. I see. Patra Dingo. Oo, Patra Dingo. Hello. Tapos si Sab Purple. Ayan. Hi po. Ayan. Tapos si Vigran Acosta. Ayan. Hello, Vigran. Tapos si Nairel. Thank you. Ayan. Tinatanong niya kung need daw ng x-ray kasi magpapabraces na siya. O kailangan yun yung x-ray. Kung napanood mo yung nakaraang vlog, no? Yung tungkol sa mga i-consider sa braces yun, kasama rin yung x-ray sa expenses. Eh. So, kailangan magpa-x-ray ka, no? Malaking tulong yun. Yes, I see. Chetworth TV. Chetworth TV. Thank you. Chetworth TV. Next. Carlo Mendoza. Thank you. Hello, Carlo. Next, I see. Ses Ford. Hello. Ella Saldivar. And thank you sa pag-subscribe, Ella. Next, I see. Jan R. Uy. Jan R. Uy. Thank you. Jan R. Uy. Thank you sa pag-subscribe. At si R. Ro. R. Ro. Yan. Ro. Next, I see. Ayun nga si ano, Austria. Yung nagtanong po kanina kay Austria. Registered Antrinidad. Thank you. Next, I see Alicia G. Thank you din sa panonood. Yan, si RJ Nico. Yan, nagtanong siya. Tapos sabi nga niya, basta daw Kapampangan, Doc Malabuo. Thank you, ha. Tapos ang next, I see Kathleen Barbachano. Yan, Kathleen Barbachano. Hello. Tapos ito si Shumalay de la Trinidad. Yan, meron siya. Marami siyang tinanong. Tsaka thank you sa magagandang ano mo, comment, no? Pero yung isang hindi ko nasagot sa kanya, yung sabi niya, ano yun, seafarer daw siya. So, kung pwede daw bang, ano ba yung tanong niya? Thinking. Oh, iniisip daw niya kung normal metal braces or self-ligating, no? Yung kanyang gagamitin. Kasi 60 to 9 months kadalasan, hindi siya nakaka-visit sa dentist, no? So, pwede yun. Lalo na yung trabaho niya. So, every 6 to 9 months ang balik mo sa dentist mo, no? Sa Philippines. So, pwede yung self-ligating. Mas maganda yun sa dun sa regular braces. No? So, mas maganda yun. Kahit 6 to 9 months kang wala, at least self-adjusting siya. O, oh, yan. Basta maintain mo lang yung oral hygiene. Hello! Thank you! So, next naman I see Joseph Basbugan. Hello, thank you. Hello. Tapos si Muntahina Hasan. Thank you. Tapos si Maria Ivory Toledo. Yan, thank you. At ang huli ay si Dames. Thank you, Dames. Meron siyang maganda rin tanong. Sabi niya, ano pong solusyon kung tumatama daw yung upper tooth niya sa lower bracket? O minsan kasi may height kasi yung bracket kung saan minalagay ni dentist yun. So minsan, hindi naman pwedeng iusog yung bracket para lang hindi matamaan eh. No? So, kailangan may sinusundan kaming height, proper height ng bracket kung saan dinalagay sa lipin. Kaya kung tumatama, ang in-advise ko sa kanya, pwede siyang in-answer ko pala, minsan pinapasuot namin ng appliance na sinusuot sa loob ng bibig para hindi tumama yung upper teeth mo sa lower na braces. Kaya nilalagay, tinataas yung bite ng konti para hindi tumama. Kasi hindi pwedeng i-adjust yung height ng braces sa bibig kasi may proper height yun na inalagay sa bibig. No? Hindi pwedeng kung tumatama, ililipat mo, hindi pwedeng gano'n. Talaga kailangan sundin yun eh.
So, gagamit na lang ng appliance yung dentist para hindi tumama yung mga ngipin niya sa bracket, sa baba. No? Maganda yung tanong niya eh. Sana nasagot ko na tama, no? Hello! Yan! So, Lois, sana may natutunan sila, no? Sa vlog na to. Magkakalimutan, don't forget! Oh. Like, share, and subscribe! Bye! New vlog na naman, no? Meron ka bang tanong sa akin? May tanong po ako sa inyo. Tanong sa'yo. At tanong sa akin, ano? Meron ka bang tanong? Ay, yung amoy ng Molar bud. Ito ang pinili. Baka, tsuguli.